Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Monsignor. Sa ating pong banal na pagdiriwang na ito, tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Dalangin po natin mga nag-aalay ng banal na misa sa karangalan ni Santa Rita de Casia, Kapatid Claire Jacinto, Gloria Kabuhat, Priscilla Trindad, Rosel Caras, Seni Pabian, Iluminada Guerra, Salvacion Terasa, Huling Asinto, Baby Vergara, Leti Victorino, Sally Tablante, Lord Alisa Santiago, Salome Pascual, Pag-asa Hernandez, Saturnina Ubeda, Samahan ng Medalya Milagrosa ng Bulor First, Medalya Milagrosa ng Longos, Samahan ng Legion of Mary. Dalangin din po natin ang mga nag-aalay ng banal na misa para sa kanilang intensyon. Marino at Angie Santiago, Mila Teo Toledo, Isaac Maylin, Malin Santiago, Luz Bobby Hinares, Joel Marisol Christopher, John Paul at Michelle Torres, Eric Suset, Enzo Toledo, Aldrin at Ching Torres, JC Christian Francis Banji Santiago, Jackie Kevin Dave Rodriguez, Maylin at Carlo Serapico. Dalangin din po natin ang nagdiriwang na kanilang kaarawan, Angelica Francisco. Ganyan naman ang mga yumauna para po sa kanilang kapayapaan. Panito Foronda, Aning at Daming Carlos, Erasmo Sr., Archie Rinaldo, Rosificacion, Pascual Luz, Monsignor Sabino Benco, Marcelino, Marcelo, Josefa, Justino, Alejandro, Celestina, Eugenia, Ulita, Antonio, Abilino, Father Sunga, Father Austria, at ang mga nagdiriwang na kanilang wedding anniversary, panalangin po natin, Lorenzo at Alinita Reyes, at happy birthday kay Angelica Francisco. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat, isipin natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay magsisi. Inaamin ko sa mga kapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, dalubha ko na kasala sa isip, salita, sa gawa at sa ating pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na pinanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binigyan mo ng buhay na walang hanggan. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag, upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan. Sa pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconia. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral nila Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marais silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito ay itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Attalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos nilang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad,
Kapayapaan ang iniibang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis. Ngunit babalik ako kung iniibig ninyo ako. Ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakilang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo manalig sa akin. Hindi na ako pakahaba sa pagsasalita sa inyo, sapagkat dumating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo ba ay nakakaranas ng kapayapaan? Sa ating bahay? Sa ating kalipunan? Sa ating kapaligiran, sa ating bansa, naroon ba ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay binibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag ang sinabi niya sa kaniyang mga apostoles, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Binibigay sa atin ni Kristo ang kanyang kapayapaan. Subalit minsan, bakit tayo nababagabag? Na para bang wala tayong kapayapaan? Na magulo ang ating kapaligiran. Magulo ang ating puso't isipan. Sapagkat ang kapayapaang binibigay ni Kristo ay makakamit lamang natin kung tayo'y bukas sa kapayapaan ni Kristo at tinatanggap natin yan. Kung tayo gumagawa ng mga sitwasyon ng kapayapaan. Ang kapayapaan na binibigay ni Kristo ay parang gripo ng tubig na daloy ng daloy at tayo naman ay parang pitsil. Na kung tayo bukas sa kapayapaan ni Kristo, makakamit natin yan. Pero kung tayo parang pitsil na sarado, hindi natin madarama ang kapayapaan ni Kristo. Kung sa ating puso at isipan ay gumagawa tayo ng mga hinanakit, ng galit, ng inggit, hindi natin madarama yung kapayapaan. Kung sa ating kapaligiran tayo gumagawa ng mga hadlang sa kapayapaan, katulad ng pagnanakaw, pandaraya, kasinungalingan, kawalan ng katarungan, pangabuso, pagsasamantala, hindi natin makikita ang kapayapaan. Sa makatuwid,
Binibigay sa atin ni Kristo ang kapayapaan niya, pero dapat tanggapin natin yan. Alisin natin ang mga sagabal sa kapayapaan at gumawa tayo ng environments ng kapayapaan. Sabi nga ni Santa Maria sa kanyang pagkapakita, pray the rosary para magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Kikilos tayo, magdarasal tayo para sa kapayapaan na yan. Kikilos tayo, halimbawa, kapag mayroong mga alitan, gumawa tayo ng paraan ng pakikipagkasundo. Kung mayroong pagkakasala, maging handa tayong magpatawad. Kung mayroong pagkukulang, maging handa tayo na umunawa. Hanggat maaari, alisin natin yung mga kasinungalingan, pagsasamantala, pandaraya, pagnanakaw. Nang sa gayon, tayo ay bumubuo ng isang environment ng kapayapaan at madama natin ang kapayapaan ni Kristo. Patuloy na binibigay ni Kristo ang kaniyang kapayapaan sa bawat isa sa atin. Manalangin tayo na sana tayo kumilos. Na sa ato'y magkaroon ng kapayapaan. Kapayapaan sa ating puso't isipan, kapayapaan sa pamilya, kapayapaan sa ating kapaligiran. Nang sa gayon, lalo nating madama na ang Diyos ay kapiling natin, kaisa natin, nagmamahal sa atin, kumakalinga sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng bayan, ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ating pungitugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligalig, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao,
naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa at higit sa lahat, sa aming mga kaaway. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po lahat. Sa malamigan sa libutan, sapagkat sa iyong kabutihan, tinanggap namin ang tinapay na niyari sa iyo. Nagaling sa lupa, pinagpaguranda po maging tinapay na magdudulot sa amin ang buhay na walang hanggan. Sa malamigas sa libutan, sapagkat sa iyong kabutihan, tinigap namin ang alak na niyalay sa iyo. Nagaling sa punong umas, pinagpaguran taong inumin ang aming kalbo. Magsitayo na po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang tayo't ang ating mga alay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Sa pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinuko. Kaya minabuti niyang siya'y panganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat.
Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman, ang matapos ng hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ng aming Papa na si Francisco, ang aming obispo na si Dennis at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nangahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, ni San Lorenzo, diakono at martir na aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang kalipunang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, awitin natin, Ama namin. Iniling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Amen.
O Panginoong Jesucristo, sinabi mo, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Narito si Jesucristo na ating Panginoon. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong lahat na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalaan kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo mapayapa. Lagi tayong magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Luluhod po ang lahat. Manalangin para sa Sinod. Ad sumos Sancte Spiritus. Sa ngalan ng Ama, Anak na Espiritu Santo. Amen. Naririto kami sa iyong harapan, O Espiritu Santo. Natitipon kami sa iyong pangalan. Ikaw lamang siyang makagagabay sa amin. Manahan ka ng lubos sa aming mga puso. Ituro mo sa amin ang daan na aming tatahakin at kung paano ito tatalon-tunin. Kami mahihina at makasalanan. Huwag mong hayaang makapaghasik kami ng kaguluhan. Huwag mong hayaang kalatkarin kami ng kamangmangan pababa sa maling daan. Huwag mo ring hayaang may pagkiling ang aming mga pagkilos. Itulot mong matagpuan namin ang pagkakaisa sa iyo nang sama-sama kaming maglakbay patungo sa buhay na walang hanggan. At hindi kami malayo sa daan ng katotohanan at katuwiran. Lahat ng ito ay aming isinasamo sa iyo, na patuloy na kumikilo sa bawat panig at panahon, kaisa ng Ama at ng Anak, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen.
Tutuloy po natin ang pagsisiyang kay Santa Rita, ang banal na hindi mangyayari. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Si Santa Rita ay kilalang kilala sa buong kapuluang ito ng pananampalataya. Hindi mabilang na mga munisipyo at mga baryo ang nagtataglay ng kanyang pangalan. Ang kauna-unahang paring lumunsad sa Pilipinas ay si Padre Ordeneta, isang paring Agustino, at si Santa Rita ay isang madring Agustina. Dahan-dahan mga simbahan at mga kapilya ang nag-aalay sa banal na ito na hindi mangyayari. Sa isang tanging paraan, ang kapilya ni Santa Rita sa Maynila ay isang gawa ni Santa Rita noong 1917 na ang mga hadlang ay hindi malalakdawan sa pagpamalas ay Padre Mac Erling. Ang unang direktor ng Santa Rita's Hall ay humingi ng tulong kay Santa Rita at hiniling niyang magkaroon nawa ng isang tahanang Katoliko para sa mga kabinataan. Sa loob ng maikling panahon, ang Santa Rita's Hall ay kapilya ay natayo. Ang huli ay siyang naging pook ng pagsamba sa libu-libong kabinataang nagpalipas doon ng masasayang araw sa harap ng kamahal-mahalang sakramento at nagkaroon ng karapatan tumulong sa misa araw-araw ay makapag-aral sa anino halos ng ating nakatagong panauhin. Anong mga lihim ng puso ang hindi narinig ng mga dingding ng kapilyang ito na mga nag-aaral? Ilang buhay ang nagpanibago sa loob nito. Ilang matatag na kapasyahan ang nabuo doon. Sa pagkanobisyada, may mga samahang banal na mga madre ang tumatanggap ng mga balo at may hindi naman. Hinangad ni Rita na maging isang madring Agustina, subalit hindi siya nagtamo ng kahintulutan. Siya ay nagtangkang umani, subalit tinanggihan. Nagtangka siya ng tatlong ulit ayon sa salaysayin. Siya ay dumalangin kay San Juan Bautista. At samantalang siya ay nakaluhod, ay lumapit sa kanya ang kanyang pintakasing banal. Inakay siya at dumaan sa napakapilid na pintuan at dinala siya sa kapilya ng mga madre. Tinanong siya kung paano siya nakaharaan sa mga pintuang may sangka at isinalaysay niya ang kanyang naranasan. Ang mga madre ay hindi nakatanggi. Siya ay tinanggap. Siya ay naging postulate, pagkatapos ay naging nobisyan. Ikalimang araw, panalangin. Kilalang-kilalang anak ni San Agustin na ang hangad na makapagsuot ng habitong mahal ay natupad rin sa wakas. Nakapagsuot ka rin sa wakas ng tali, samantalang iniaalay sa Diyos ay yung sarili. Sa pamamagitan ng tatlong pangako, doon ay pinagsikapan mong umunlad sa iyong bagong kalagayan at naging karapat-dapat ka naman dahil sa iyong walang pasubaling pagsunod, mga bagong pagtitiis, habang sa iyong noo ay naroon lagi ang santinik ng korona ni Kristo. Matamunawa namin sa pamamagitan mo ang ganap na pagtalima sa mga utos ng langit. Ang biyayang mabatid na lagi kung paano kami mananalangin at palagiin sa aming gunita ang mga kahirapan na nadalamhati ng ating Panginoong Hesukristo, siya nawa.
pagninilay-nilay. Pasinin mo ang iyong krus araw-araw at sumunod ka sa akin. Pagtitiis, yan ba'y isang bahagi ng iyong buhay? Ang maliliit bang sakit o kirot na bumabagabag sa iyo? Ang mga walang bagay bang kahirapan ay nakayayamot sa iyo at kayo ay nagiging magagalitin kung hindi ninyo matitiis ang maliit na bahagi ng krus, ay paano kayo makapaglitiis ng malaki para kay Kristo na gaya ng tiniis ni Santa Rita? Malimit ba ninyong ginugunita ang Panginoong ipinako sa krus? Pinapasamba ninyo ang inyong krus araw-araw? Itanya kay Santa Rita. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, mahabag ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, maawa ka sa amin. Diyos Anak na tumubo sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, maawa ka sa amin. Santissima Trinidad, iisang Diyos, maawa ka sa amin. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami. Santa Maria na ang puso ay pinaglagusan ng sibat ng kalungkutan, ipanalangin mo kami. Santa Maria, aliw ng mga nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Santa Maria, reyna ng lahat ng banal, ipanalangin mo kami. Santa Maria, tagakupkop ni Santa Rita, ipanalangin mo kami. Santa Rita, tagapagtanggol at tagakupkop namin, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, tinalaga ng Diyos, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, alaala ng langit, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, pinangako ng isang anghel, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, katakatakan maging sa iyong kamusmusan, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, magiliwin sa pag-iisa, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, laging masunurin sa kalooban ng Diyos, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, uliran ng walang pagmamali na kaligtasan, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, uliran ng kagandahang loob, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, uliran ng uri ng isang inang Kristiyano, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, uliran ng mga asawang Kristiyano, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, halimbawa ng kagitingan ng loob, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, bayani sa pagtitiis, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, mapagpatawad, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, martir ng pagtitiis, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, nilugmok ng pagpapakumbaba, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, na yumakap ng buong puso sa karukhaan, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, mahal ni Jesus, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, maliksi sa pagtalima sa mga utos ng langit, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, na kinausap ng Diyos, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, Rosa Mistika ng lahat ng kabanalan, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, mapagmahal sa pasyon ni Kristo, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, sinugatan ng banal na tinig, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, dagat ng walang singlalim na pagtitika, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, taimtim na sumasamba kay Kristo sa Eucharistia, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, niluwalhati ng mga himala ng ubod linis mong katawan, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, tagapagtanggol ng mga walang pag-asa, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, ilaw ng iglesia, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, mapaglunas na may karamdaman, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, matamis na kaliwan sa lahat ng kalungkutan, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, tagapamagitan namin sa tuwi-tuwina, ipamagitan mo kami. O maluwalhating Santa Rita, uliran
ng pananampalataya sa iyong mga dalangin. Ipamagitan mo kami. O malulating Santa Rita, mapagpangyarihan sa pagtamo na iyong kahilingan sa namatay na sa cross na si Christ Jesus. Ipamagitan mo kami. O malulating Santa Rita, naging karapat-dapat na makabatid sa mga landas ng patungo sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ipamagitan mo kami. Idalangin mo kami, Santa Ritang tagapagtanggol. Nang maging karapat-dapat kami sa mga pangako ni Kristo. Antipuna, binabati kita, Santa Rita, asawang sinilang sa gitna ng mga tinig ng kalungkutan. Ikaw ang sisidlan at rosas na pag-ibig, Diyos ni Kristo. Tinatakan mo, Panginoon, ang alipin mong si Rita. Nang tatak na iyong kagandahang loob at pagpapakasakit. Panalangin. O Diyos na nagkaloob kay Santa Rita ng karapatan, magtaglay sa kanyang noon ang tatak ng iyong paghihirap at sa kanyang puso na walang kasintahimtim na pag-ibig sa iyo. Ipagkaloob mo po nawa sa pamamagitan at mga karapatan niya na kaming mahalin at maaming kapwa ng buong kagandahang loob, maging sila ay aming mga kaaway. Loobin mo rin nawa na pag-alinay-layin rin namin ang dinik na pagtitika, ang lalong mabigat na tiisin na iyong pagpapakasakit na buhay at nagaharing Diyos magpakailanman. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Rita de Casia, ang banal na di mangyayari. Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, ang banal na hindi mangyayari. Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, ang banal na hindi mangyayari. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Maraming salamat po at maganda umaga po. Salamat, Panginoon, sa iyong bunda, misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay na mitlugod, lalaganap ay
sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan, sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, narinito handa kami.